Hello mga ka-freelancers and welcome back to my YouTube channel. So isa nga po to sa mga requested videos ninyo and kung naaalala nyo nung nakaraan ang itinuro ko is paano nga gamitin ng cash receipts book. Kaya naman for today's discussion, ang ituturo ko naman is paano gamitin ang cash disbursement book. And as you all know, isa po akong home-based freelancer. Kaya naman huwag po kayong magtataka kung yung mga examples na gagamitin ko po later on are mostly applicable sa mga katulad kong freelancer. And also remind ko na lang din po kayo, ang video tutorial na to is intended for non-VAT taxpayers. So, from the word disburse, ibig sabihin paglabas ng pera. So, dito mo i-record lahat ng expenses mo na related sa yung business or sa yung freelancing job. So, as a freelancer, ito yung mga expenses natin sa internet, kuryente, monthly contributions kung nagbabayad ka nun, at saka mga additional equipments at marami pang iba. Pero, simulan natin sa labels. Halos kapareho lang din siya ng paglilabel sa cash receipts book. And kung naaalala nyo, nung nakaraang tutorial, ang term na ginagamit ko is label nga as layman's term, pero ang tawag talaga sa kanya, pero dito sa description na, lahat ng name na ilalagay per column, ang tawag talaga doon is account name. And gusto ko rin kasi kayong ihanda para doon sa mga susunod dating discussion pag nandun na tayo sa journal at ledger. Kasi yung account name talaga yung term ng mga professional like bookkeeper and accountant. So, ito na yung regular nating term na gagamitin para mas maintindihan nyo pa siya as we move on to other book of accounts. So, now, simulan na natin ang video tutorial. So, meron tayong date column. Lagyan mo na lang siya ng year, which is 2020. Tapos, dito yung month and then dito yung day. Meron din tayong description column. And then, meron din tayong PR or post reference column. So, nilalagyan ko yan ng tick mark or check kapag ka na-transfer ko na yung entry papunta sa journal. So, kada entry, paisa-isa ko yung lalagyan ng check pag na-transfer ko na. So, maglalagay din tayo ng account name or yung tinatawag na accounts sa bawat column mula column 1 hanggang column 10. So, simulan natin dito. Meron tayong credit to cash, debit to monthly contribution expense, debit to internet expense, debit to electricity expense, debit to office supplies expense, debit to business and tax expense, debit to office equipment, and then wala na akong iba pang expenses. Kaya naman, naglagay ako ng isa pang column for others. Tapos, nilagyan ko na lang ng additional column for nature of expense. Mag-i-indicate na lang ako ng panibagong account name. Depende dun sa transaction na yon. And then, meron din akong payment channel column na kung saan nilalagay ko kung ano yung pinangbayad ko. GCash, Coins, PH, para kung sakasakaling ititrace ko yung transaction, mabilis lang. Pahapyaw lang na discussion, baka kasi magtaka kayo bakit may credit and debit sa bawat taas ng account names. Kasi kung naaalala nyo yung sa cash receipts book, ang nakalagay dito is debit to cash. Tapos, ngayon naman dito sa cash disbursement book, ang nakalagay is credit to cash. Kasi po, yung mga asset account tulad ng cash, yung debit side po nila yung nadadagdagan, tapos yung credit side naman po yung nababawasan. Eh, di ba nga po nagre-record tayo ng gastusin natin, kaya credit to cash. Ngayon, yun namang mga expense account mula dito sa monthly contribution hanggang dito sa business and tax expense. Ang tawag po sa kanila is mga expense account na kung saan kapareho din ng asset account, yung debit side yung nadadagdagan, yung credit side naman yung nababawasan. And we'll discuss more on that kapag ka nagpunta na tayo sa journal and ledger para, kasi medyo komplikado yung mga topic na to. And then, wag din po kayong mali dito kung bakit meron akong office equipment dito sa cash disbursement book. Meron akong office equipment na column. Tapos, meron din akong office supplies expense. Nabitin lang yung pangalan niyan, pero ang talagang name niyan, account name niyan, is office supplies expense. Ngayon, yung mga office supplies kasi, ito yung mga nauubos tulad ng typewriting paper, ball pen, battery, etc. Tapos, yun namang office equipment, ito naman yung mga hindi siya nauubos tulad ng laptop, computer, printer,
Meron nga lang silang mga depreciation expense kung saan bumababa yung value nila kasi depende sa lifespan nila. Ngayon, ang pagkakaiba kasi niyan, yung mga asset account, nakikita yan sa balance sheet, tapos yung mga expense account, makikita mo yan sa income summary. And mas maiintindihan nyo pa yan pag napunta na tayo dun sa tutorial ng paggawa ng financial statement. So for the meantime, discuss mo muna natin yung mga example entries. Para sa ating unang example, let's say noong January 1, ikaw ay nagbayad ng inyong annual registration sa BIR, kaya naman nagkaroon ng credit to cash, 500 pesos, and debit to business and tax expense, 500 pesos. Next, let's say nung January 3, ikaw ay nag-renew ng iyong business certificate or clearance, kaya naman nagkaroon ng credit to cash, 200 pesos, and debit to business and tax expense, 200 pesos. Next example, January 6, bumili ka ng iyong ink refill, kaya naman nagkaroon ng credit to cash, 900 pesos, and then debit to office supplies, 900 pesos. Dahil po ang ink refill ay nauubos. Kaya dito po siya sa office supplies expense. Next example, we have internet. Nagbayad ka ng iyong internet consumption. Kaya naman nagkaroon ng credit to cash, 1,299. At nagkaroon ng debit to internet expense, 1,299. For our next example, January 18, dumating na yung bill ng iyong Meralco, nagbayad ka, kaya naman credit to cash, 700 pesos, and debit to electricity expense, 700 pesos din. Okay, for our next example, January 31, nagbayad ka na ng iyong monthly contribution sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth. So, SSS contribution, credit to cash, 1,920, at ganun din sa debit to monthly contribution, 1,920. Nagbayad ka ng Pag-ibig worth 200, kaya credit to cash 200 and debit to monthly contribution expense 200. Sa PhilHealth, nagbayad ka nung quarterly kasi ako nagbabayad, kaya naman January to March yung covered niya. So, credit to cash 900 and debit to monthly contribution expense 900. And last example, nung February 2, bumili ako ng additional equipment, mic condenser, stand, and other equipment worth 1,700. So, credit to cash 1,700, and then debit to office equipment dahil siya ay hindi nauubos. Siya po ay isang asset, kaya naman debit to office equipment, 1,700. Sana marami na naman kayong napulot na aral mula sa video tutorial na to. Please give it a thumbs up. For comments, questions, and video suggestions, feel free to post them on the comment section below. At kung ayaw mo naman magpahuli sa mga susunod ko pang video tutorial, please subscribe to my YouTube channel today at i-click mo ang notification bell para lagi kang updated. Salamat sa inyong panonood and I hope to see you again next time. Bye!